Magandang araw mga ka-farmers. Happy nice day sa inyong lahat. God bless us all mga ka-farmers. Sa ngayon, andito tayo sa ating taniman ng okra mga ka-farmers. Ito ay nasa isang buwan na walang ulan. Kaya ayan, kung makikita natin, tuyong-tuyo yung mga lupa mga ka-farmers at hindi sila masyadong lumaki dahil sa sobrang init. Pero sa ganun pa man mga ka-farmers, ayan, makikita natin, tuloy-tuloy pa rin silang nagbibigay ng bunga mga ka-farmers. Ito ay nasa 45 days na mga ka-farmers. Ayan, kung makikita natin mga ka-farmers, ayun sila. May iba naman na mataba ang lupa. Yan ay galing sa pinagulingan ng kahoy mga ka-farmers. Ayan, matataba sila at may mga bunga na sila mga ka-farmers. Ayan, kung makikita natin mga ka-farmers, ayun yung mga bunga nila mga ka-farmers. At saka yung iba mga ka-farmers, kahit na maliliit pa ay may marami na ding bunga mga ka-farmers. Ayan, kung makikita natin mga ka-farmers. Kaya sa balak magtanim dyan, ito ay hindi masyadong hassle mga ka-farmers. Kasi kapag nagtanim ka ng tag-init, ay hindi na kailangan magdidilig ka dito sa okra mga ka-farmers. Hindi tulad ng ating sitawan doon na kailangan tayong magdilig ng every other day mga ka-farmers. Kasi kapag hindi natin sila diligan ay mamamatay. Ayan, makikita natin mga ka-farmers. Hindi masyadong masilan ang okra mga ka-farmers. Kaya kay ganda itanim ito mga ka-farmers. Ayan, makikita natin patuloy silang nagbibigay bunga mga ka-farmers. Yan yung maliliit pa mga ka-farmers. Dami na nilang bunga mga ka-farmers. Kaya tayo andito ngayon. Nagha-harvest kami ng okra mga ka-farmers. Yan, makikita natin. Yan. Ito ang aking kasama, si Nanay mga ka-farmers. Ayan. Ayan, nagha-harvest ng okra mga ka-farmers. Ayan, ang dami na niyang nakuha mga ka-farmers. Yan. Yan ang kanilang mga bunga mga ka-farmers. Mukhang hindi masyadong birdie kapag tag-init mga ka-farmers. Ayan. Masyadong maputi ang kanilang mga bunga mga ka-farmers. Saka dami na nilang bunga mga ka-farmers. Kaya ay ganda ng okra kahit sa tag-init mga ka-farmers. Kung makikita natin, ayan, ito ay nasa 1 kilo lamang mga ka-farmers. Galing dito, papunta doon sa kabilang banda mga ka-farmers. Ayan, yung kabilang banda. Ayan, makikita natin doon. Kahapon pa tayo natapos ng pagdamo ng ating okra mga ka-farmers. Ang presyo natin sa merkado ngayon mga ka-farmers ay 50 ang retail. Siguro ang kuha nila dito ay nasa 25 lang per kilo mga ka-farmers. Kapag dito nasa puno mga ka-farmers ay 20 lang per kilo. Kapag dito kunin sa puno. Yan mga ka-farmers. Patuloy pa rin kaming nag-harvest ng ating okra mga ka-farmers. Kaya sa balak magtanim dyan, huwag kayong mag-alala sa inyong puhunan dahil agad-agad mababawi yon mga ka-farmers. Kasi ang bili ko nito ng seeds, ito ay S-Wiz, ay 1,350 per kilo mga ka-farmers ang bili natin. At saka yun lang ang nagasto natin mga ka-farmers kasi mano-mano namin itong itinanim ni Mrs. Kami lang dalawa ang nagtanim ito mga ka-farmers. Inaabot kami ng
10 araw sa pagtanim ng 1 kilo mga ka-farmers kasi sobrang masakit ng baywang. Minsan 2 oras lang kami sa umaga at sa hapon minsan ay isa mga ka-farmers. Kaya hindi masyadong mapagtrabaho itong okra natin mga ka-farmers. Ayan, nagbibigay na sila ng mga bunga ngayon ay 45 days. Tingnan natin mamaya kung ilan ang ating na-harvest mga ka-farmers. Sa mga nanonood dyan, subaybayan nyo ang aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Gumawa ako ng channel para sa inyo mga ka-farmers para i-share ko sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa pagsasaka at pagtatanim ng mga gulay mga ka-farmers. Sundan nyo lang kung paano nagsimula at kung paano tayo kumita na walang kapital mga ka-farmers dito sa gardening. Maganda ang gardening. Ka-farmers ang ating na-harvest ngayon mga ka-farmers. Ito ay first harvest. Yan, 2 kilo mga ka-farmers. Tansa ko nito ay, ayan pa yung iba. Mga 5 kilo lang mga ka-farmers. Kaya at least 20 pesos may 100 naman tayo mga ka-farmers kung tig 20. Kung tig 25, eh di 125 naman tayo mga ka-farmers sa first harvest pa lang mga ka-farmers. Ito ay pangingilan pa lamang ang mga bunga ng ating tanim na okra mga ka-farmers. Sa mga nanonood dyan, kaya magtanim na tayo mga ka-farmers at tayo ay magtulungan lalo na tayong magsasaka para sa pagpakain ng ating sambayanan mga